right? But there are some offenses that are mala prohibitum, which means they are considered wrong under the law only because a special law exists to penalize it. Sa desisyon ng First Division, sinabi ang kabiguang mag-file ng income tax return ay napapatawan lamang ng parusa dahil sa pagsasabatas ng tax code. Sabi ni Jimenez, kung ang ipinupunto raw na mga nagpo-post sa social media nito ay sinasabi ng COMELEC na okay lang ang hindi mag-file o magbayad ng income tax, maling-mali raw ito. If you look at what's being said now on social media, what they're saying is, because the COMELEC said that, eh di okay lang pala ang huwag mag-file ng IPR. Mali din yun, because even in the decision itself, Australia, na kilalang bansang may pinakamahabang lockdown, nagbukas na rin sa turista. Ang Sweden nga nagdeklara ng tapos na ang pandemic. Kaya siya nagpapalalaban dito ang mga siyentipiko. Pero dito raw, I think the mask mandate will be the last to go. Joseph Moro, June the National, Ivan Lili na nakatutok, 24 hours. Nag-report si presidential candidate Bongbong Marcos sa Cavite. Sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya naman, nanuyo at naglatag ng plataforma ang kanyang running mate na si Mayor Inday Sara Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa Cavite nanuyo kanina ng mga botante si dating Senador Bongbong Marcos. Inikot nila ang bayan ng Tansa, pati na ang mga lungsod ng General Trias at Imus. Bukod sa caravan, kumarap din si Marcos sa mga taga-suporta at local leaders sa Cavite. Dito, inendorso ni Governor John Vic Remulla si Marcos sa pagka-presidente at Sara Duterte sa pagka-vice-presidente. Sabi ni Bongbong, malapit ang pamilya Marcos at Remulla na nagsimula pa sa kanilang mga ama. Nakita naman. Noon bilang host ng mga programa gaya ng Dong Puno Live. Kinilala noon bilang RVP sa newsroom. Inaalala ngayon si Dong bilang isang mentor ng ating mga mamamahayag at bilang leader na nakatuon sa paglingkod sa mga Pilipino. May pagpapatuloy po natin ang kanyang pamana sa pamamagitan ng ating misyon at mga gawa. Paalam, kapamilyang Dong. Rixie. Habang marami po ang naghahangad. Oh, bakit yan naubo? Ha? Ubo ikaw? Umuubo si Trixie. Ayusin mo yung anak mo dyan, naipit na yung isa oh. Trixie, naipit na yung isang anak mo, ayusin mo. Trixie! Sabi ko, ayusin mo yung isang anak mo, naipit na. Padidiin mo yung isa, ang layo ng isa. Nasaan na yung isa? Walang didi dyan, dito ka pumunta sa kabila. Kasi yun, nag-aagawan pa talaga sila, Silip-silip yung mami na yan. Mami namin, Trixie na yan. Silip-silip yun eh. Loves ni Papa yun eh. Love ni Papa yun eh. Love ni Papa yun eh.
Love ni Papa yan si Trixie. Di ba, Trixie? Love ni Papa yun eh. Mamaya bibigyan kita ng chicken ha. Gusto mo ng chicken? Trixie? Gusto mo ng chicken? Mamaya bibigyan kita ng chicken ha. Okay, sige. Padidiin mo muna yung mga baby mo dyan. Padidiin mo muna yung mga baby mo. Mamaya pagtapos mong padidi, kakain ka ng chicken ha. Gusto mong chicken, di ba? Bigyan ka na yung ipapa ng chicken mamaya ha. Bait talaga ni Trixie. Oh. Bait naman ni Trixie. Bait yun eh.